Hi guys! Kumusta kayong lahat? Naghanap ka ba ng dessert na hindi kailangan ng steamer at hindi kailangan ng oven? Ito, perfect ito sa inyo. Napakadali lang gawin at napakasimple lang. Hindi na kailangan dito ng oven at hindi na rin kailangan ng steamer. Napakasarap po nito, napaka-creamy niya at napaka-smooth. At kunti lang din ang mga sangkap na kailangan. Perfect ito gawin sa kahit anong occasion nyo sa bahay, ma-birthday or kahit anong occasion, pwedeng-pwede niyo po ito ihanda. So anyway, kung bago ka pa lang sa aking channel, my name is Risa and this is my YouTube channel, Hana Cooking. Please, paki-subscribe and click the notification bell and click all para maging updated kayo every time na may bago tayong upload. Then tell me where you're watching from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. To start, gagamit ako dito ng 1/2 kilo na kamote. Niluluto ko na po yung kamote tapos minamash ko na po. So ngayon, ilagay ko lang dito sa aking blender. Maglagay na rin ako dito ng 3 pirasong itlog. Kung wala kayong blender sa bahay, pwede kayo gumamit ng food processor or pwede nyo i-mash na lang yung kamote tapos sasalain nyo lang at the end para maging smooth ang texture ng dessert. So ngayon, maglagay lang ako dito ng 200 ml na all-purpose cream. And then 500 ml na fresh milk po yung ginamit ko dito. Kung wala kayong fresh milk, pwede kayo gumamit ng evaporated milk. And then maglagay din ako dito ng 1 cup or 1 can na condensed milk. Adjust nyo na lang po yung sweetness niya according to your taste. I-blend ko lang ito for 2 to 3 minutes until maging smooth yung mixture natin. Ayan, after 3 minutes, smooth na po yung texture niya. So ngayon, mag-add lang ako dito ng 14 grams plus 1 teaspoon na plain gelatin. Yung plain gelatin po, walang color ang ilagay natin dito. Shoutout muna tayo kay Ligaya Constantino from City United Arab Emirates. Marietta Narciso from Cebu. Jessica Nabidadaya from General Santos City. Felisa Guillermo from Angono, Rizal. Faye Reyes from Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, after ko na blend, i-transfer ko lang yung mixture natin dito sa aking cooking pan. And then, ilagay ko lang ito sa stove. Then, maglagay na rin ako dito ng kunting yellow food color. Pag wala kayong yellow food color, pwedeng hindi nyo na po lagyan. Optional lamang po ito. So, i-mix ko lang ito, tapos i-on ko yung stove. Keep mixing lang po tayo para hindi dumikit yung mixture natin sa ating cooking pot. And then, lulutuin lang po natin ito until mag-boil yung mixture natin. If you're still watching this point, it means nagustuhan niyo yung recipe natin. So, paki-like na tong video natin at comment kayo sa baba. I love sweet potato dessert. Ayan, so okay na po yung mixture natin. So, ngayon, i-ready ko lang yung paglagyan ko dito. So, mayroon ako ditong muffin silicone molder at lalagyan ko lang ito ng baking cup. Ilagay ko na dito yung mixture natin, mga 1/4 cup each po. And kung wala kayong ganitong molder sa bahay, pwede po kayo gumamit ng kahit anong molder na available nyo dyan sa bahay na pwede nyo magamit dito. Mga mami, subukan nyo po itong recipe na to. Napakadali lang at napakasimple lang at sigurado ako mag-enjoy ang buong pamilya nyo dito. Pwede nyo rin po ito itry pang negosyo, pwede rin po ito. Gagamit din ako dito ng lanera. Doon ko po ilagay yung mixture. So kung may lanera kayo sa bahay, pwede po yun gamitin nyo para paglagyan nyo dito. Ayan, nalagay ko na po lahat. So ngayon, palamigin ko lang ito at ilagay ko sa refrigerator overnight. After overnight, ayan na po yung dessert natin. So i-unmold ko lang po ito. Ayan po, napakadali lang diba? At napakasarap po nito. Napaka-creamy po niya talaga. Ayan, yan na po lahat ang nagawa natin. Maglagay na rin ako dito ng chocolate sprinkle sa taas for decoration. Pero kung wala kayo, pwede hindi nyo na po lagyan. Optional lamang po ito. Ayan, look at that po. Napaka-smooth po ng texture ng ating dessert. Napakasarap po nito at napaka-creamy po niya talaga. Ayan po, tingnan nyo po, napaka-smooth ng texture niya, napaka-flawless ng ating dessert. Napakadali lang gawin at makagawa ka na ng masarap na dessert na hindi kailangan ng steamer at hindi kailangan ng oven. Kaya mga mami, subukan nyo po itong gawin sa bahay at balikan nyo ako dito at comment kayo sa baba kung anong result sa ginawa nyo. Gusto ko pong malaman. Ayan po, tingnan nyo po kung gaano ka
sarap tong dessert natin. Ayan. Tikiman time na. Ayan po, tingnan nyo po kung gaano ka-creamy ito. Ayan, look at that. Melt in your mouth po talaga tong dessert na to. Napakasarap po talaga. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe and follow my Facebook page. Thank you so much. God bless you all. Happy cooking. Enjoy!